Balisa at hindi siya makatulog sa gabi. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong-gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. So ngayon, gusto nyo ba na mabalisa at hindi makatulog si partner sa gabi? Ang hirap kaya kapag balisa ka sa gabi at hindi pa makatulog. Yung sobrang kahit anong pagod mo or ang dami mong trabaho sa araw. Ngunit pagdating sa gabi, nababalisa ka at yung isip mo ay nasa iyo or nasa kanya lamang. Ang hirap kaya nun. Kaya naman, ito ang ating ituturo sa inyo na si partner ninyo ay mabalisa at mag-iisip sa inyo. Yung tipong, lalo na kapag nag-aaway kayo, ito ang napakaganda ninyong gawin upang si partner ay lulutang yung isip niya. Lulutang yung isip niya na para bang gusto kanyang puntahan, gusto kanyang kausapin, gusto kanyang tawagan, nakukonsensya siya dahil nag-aaway kayo at hindi maalis yung isip niya sa inyo. So ito ang pinaka the best na gawin ninyo, lalo na kapag yung partner ninyo ay nararamdaman ninyo na para bang hindi na kayo naiisip, para bang wala na siyang pakialam sa inyo. So ito ang inyong gagawin. Ito ay pwedeng gawin sa parihas ang kasarian, babae to babae and lalaki to lalaki. Syempre naman sa ating babae at lalaki na magpartner, at hindi lamang ito para sa magpartner, pwedeng-pwede rin ito sa mga magkaibigan and pwedeng-pwede rin ito sa ex ninyo. Kung gusto ninyo na isipin kayo ng ex ninyo, pwedeng-pwede po ito. At alam nyo ba na pwede rin ito sa mga taong nagkakautang sa inyo? Yes po, tama po ang narinig ninyo. Pwedeng-pwede po ito sa taong nagkakautang sa inyo upang mabalisa siya at hindi makatulog sa kakaisip sa inyo. So, ngayon, ang mga bagay na dapat nating ihanda dito sa paggawa ng ritual na ito ay kailangan nyo lamang dito ng larawan. Larawan po ng inyong target. At kung wala kayong larawan na photocopy, maaari po kayong gumamit sa loob ng inyong cellphone. Or maaari po kayong gumamit ng larawan na nasa loob ng inyong cellphone. So kumuha lamang kayo ng kanyang larawan doon sa kanyang social media account. Kung ano man yung social media account niya na may larawan niya, doon kayo kumuha ng kanyang larawan. Larawan at kailangan natin dito ng kandila. So, pwedeng pula, pwedeng puti, wag lang yung itim. So, kahit anong kulay ng kandila, pwede, wag lang yung itim. So, pula or puti po, mas maganda. And, syempre, kailangan din natin dito ng paninde. Kailangan natin dito ng posporo or di kaya lighter. So, kapag ready na yung mga dapat nating ihanda, ay pwedeng-pwede mo na itong simulan. So, kailangan na mag-focus ka muna sa paggawa or mag-focus ka muna bago mo ito gawin, at kailangan na alam mo sa iyong sarilin handa ka at buo yung loob mo sa paggawa nito. So, ngayon, kapag ready na ito, ay pwede mo na itong simulan. So, ang gagawin mo, sindihan mo muna yung kandila mo. And kung magtatanong kayo na pwede ba yung kandila na gamit na, yes po, pwedeng-pwede po yung kandila na gamit na. So, sindihan mo muna yung kandila mo. At kapag nag-apoy na yung kandila, ilagay mo lamang sa iyong harapan. So, ngayon, kapag nasa harapan mo na at nakailaw na yung kandila, titigan mo lamang yung larawan ni target. Dapat yung larawan niya na nakaharap, or dapat yung larawan niya na para bang
nakatingin sa inyo. At clear po dapat yung larawan. Ngayon, kapag natitigan mo na ito, titigan mo lamang ito ng buong puso. Titigan mo lamang siya. Kahit mga ilang segundo lamang yung pagtitig mo, titig at dapat yung isip mo nasa kanya po dapat. Binivisualize mo siya. Ngayon, kapag natitigan mo na siya, ang gagawin mo ay kausapin mo lamang ito. Kausapin mo at sabihin mo lahat ng gusto mo. Sabihin lahat ng gusto mo basta good intention lamang ito. Good intention lamang dapat ang ating sabihin dito. So, sabihin mo lahat-lahat. Siyempre, huwag mong kalimutan na banggitin palagi yung pangalan niya at apelyido. Halimbawa na lamang ay banggitin mo yung kanyang pangalan at apelyido at sabihin mong ngayong gabi na ito, ikaw ay hindi makatulog at mabalisa ka, wala kang ibang iisipin kundi ako lamang, hindi ka mapakali. Halimbawa sa may utang na sa may may utang sa inyo, yung ginawa ninyo, hindi ka mapakali, hindi ka makakatulog hangga't hindi mo ako mababayaran. So lahat. So dapat ay sabihin mo lamang kung ano yung nasa puso mo. Pero dapat ay wala kang galit sa taong yon at kailangan na magaan sa iyong loob na sinasabi mo ito. At syempre sa inyong partner, sabihin ninyo na mabalisa ka at lagi mo akong iisipin, walang ibang laman ng ang isip mo kundi ako lamang, hindi ka maghanap ng iba, ako lang yung mamahalin mo, gusto mo akong makasama palagi. Yun, lahat ng gusto mo sabihin. Ang importante lamang ay hindi ito masama ang inyong mga sinasabi. So, habang sinasabi mo yun lahat ng gusto mo, ay dapat ay nakatitig ka lang palagi, yung mata mo nakasentro lang palagi sa kanyang mga mata or sa kanyang larawan, at dapat kausapin mo siya na para bang nasa harap mo siya, na para bang kausap mo siya ng personal. Dapat sabihin mo yung hindi mo nasasabi sa personal or hindi mo nasasabi sa kanya, dapat sabihin mo doon sa larawan niya habang ginagawa mo ang ritual na ito. So ngayon, kapag natapos mo na itong sabihin, halikan mo ito ng 3 beses ang kanyang larawan. Halik na with feelings, halik na may buong pagmamahal. So ngayon, pagkatapos ay itago mo na ang larawan at ikaw ay matulog na. So gabi po ito dapat gawin. Gabi, kahit anong oras at kahit anong araw, pwede mo itong simulan. Sabihin mo lamang ito at gawin mo ito. Nakakasigurado po ako dito, 101% ito ay ang inyong partner talaga namang lulutang ang isip niya at talaga namang mababalisa siya sa kakaisip sa inyo. At kung may mga katanungan kayo, mag-comment lamang sa baba upang ma-replyan ko kayo. Bye-bye everyone. God bless us all.